Handa na ba kayo para sa night class? Ilabas na ang notebook, mag-review na! Dahil may recitation mamaya para sa mga umaatikabong chika. Dito lang sa Marisol Academy tonight! Yes! Good evening, mga friendship, mga classmate. I'm your reliable classmate, Roldan Castro. At ito naman po ang inyong kabog at unstoppable classmate, Romel Placente, na nagsasabing welcome sa Marisol Academy tonight. Yes, good evening, good morning sa naaabot po ng programang ito. Ako po ang inyong class president, Rodel Fernando. Your chick amazing classmate, Mildred Amistad Bakud po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Marisol Academy tonight at kompleto ang casting for tonight. Dapat kompleto po. Walang nagkasakit, walang merakit. Andito po kaming lahat para magbigay ng latest update sa show business ang Marisol Academy. At syempre galing tayo sa magpo-feedback. Galing tayo sa board meeting ng Philippine Movie Press Club, ang PMPC. Yes. Diba? So, Pangulong Rodel Fernando, kailan ang target for Star Awards for music? Yes, ang Star Awards for music muna. Basta abangan nyo po ngayong April po yan. Okay. Ang virtual awarding. And of course, ang Star Wars for movies ngayong July na po yan. Ay, talbog yan. So, malalaman natin kung sino po mga mananalo this year naman sa Star Wars for movies. Kung last year sa Film Fest, sino ba yan, no? Best actor? Si Cedric Wan. Cedric, dito po si Star Wars, malalaman natin kung sino ba magiging best actor, best actress, di ba? Oh, at pare-pareho kayang manominate, si Nora Honor, correct. Vilma Santos, Maricel Soriano, at Sharon Cuneta. Abangan natin kung manonominate yung apat na yan. Yes, abangan po yan. Star Wars for movies. Di ba? Yeah. So, anong kika natin, friendship? Yan. So, ito na, mga friendship. Ang unang kika po natin, tukol kay Dennis Trillo na inasar si Tom Rodriguez. Oo. Di ba, mga friendship? Alam naman po natin na ito si Dennis Trillo, si Tom Rodriguez ay sa kanyang TikTok account, nagtatakantaan siyang Versace on the floor. Yes. Di ba? Ang nagpipidback. Ano ba yun? Pakay mga cellphone nyo. Hindi ako, wala. Hindi, naka-ano ako mute eh. Doon. Oo. Ako rin, naka-mute ako. Ayan. Pero ganun, ako din nakapatay. Naka-live ba tayo, pinutol niyo? Hindi, naka-live pa rin. Ayan. Yun. Versace on the floor. Wala. Yes, we're back. Yeah. Yes, we're back. Yes, pasensya na po. At nagkaroon ng technical problem. Alam niyo naman po, pag mga live, di ba? Pagka live, talagang nangyayari yung mga hindi maiiwas ang mga pangyayari. Pero, anyways, the show must go. Yes, the show must go. Tuloy-tuloy lang po tayo dito sa Marisol Academy tonight. At balik na po tayo kay Tom Rodriguez at Dennis Trillo na yun nga po, yung pagkanta-kanta ni Tom Rodriguez ng Versace on the Floor ay kina-question ng mga netizen na sinasabi. Pero, parang Mickey Mouse daw break siya. Break muna tayo, Principa. We'll be back. Yes. After ng chika, di ba? Yan, mamaya na babalik po tayo dahil ayusin lang natin ating technical problem.
ay walang tunog. Wala. Handa na ba kayo? Ayan. Pasensya na po, pero nangyayari talaga yung ganitong mga technical problem. Diba? Lalo na pag live talaga. Correct. Oh. Yes. So, yeah. Ano muna natin, Chika, friendship? Yes, ano natin, Chika? Balik mo tayo kay Dennis Tillio. Oh. Na siyempre para... sabi niya po, inassign niya ito si Tom Rodriguez kasi viral po yung pagkantakanta. Actually, million na eh, di ba, mga friendship? Viral. Yung pagkantakanta ni Tom ng Versace on the Floor, di ba? Kaya sinasabi niya, iba mukhang ano, mukha naman daw, ano ba itong kumanta, umacting portion ka nalang. Mickey Mouse, gano'n? Nag-Mickey Mouse pa lang daw ang boses, di ba? Oh. So, ang dami nang gagaya sa kanya, parang ginagayang pag-ano niya. Nakagaya ni Dennis Tillio, may pino siya sa kanyang video. Sa TikTok. Sa TikTok. Oh. Na parang inaano niya ang nakakaption, be, tapos yung baby, parang baby, tapos sa dulo, Sarche, be, Sarche, di ba? Parang be. Hmm. So, siyempre, kinikilig yung mga netizen, sabi, parang ibig daw ba sabi ito, ito ba'y comeback na? Di ba? Comeback na gagawa ulit silang teleserye. Kasi, kung natatanda nyo po, nung paglipat ni Tom Rodriguez mula sa ABS papuntang Jimmy 7, ay nabigyan siya ng project na My Husband's Lover na parang nabaling Gersie. Hmm. Diba si Tom? Na sila mag-jowa sila doon ni ano, Dennis Tillio. Tapos po, si Carl Estrada yung jowa, asawa correct, naman. Correct. Ni Carla Abeliana po. Carla Abeliana po. Diba? Talagang kinangkilig yun. Yun yung tumalo sa lahat ng katapat ng serye ng ABS dito sa My Husband's Lover. Actually, kung masusundan nyo na iba naman tema, siguro baka pwede ulit na pangkilig. Kasi marami naman talagang kinilig-kiligan kay Tom Rodriguez at kay Dennis Tillio. Kinilig ako in fairness. Inabangan ko yun. As his lover? Oo. My Husband's Lover. Nakakakilig naman in fairness. Okay lang magkaroon ng part 2. Oo, ako rin. Ako rin. Gusto ko rin, di ba? Sana maisip ng GMA, no? Malay mo, hindi natin masabi. Oo, diba? Sana bigyan ng part 2 kasi talaga ang tagal na eh. Pero kung meron ulit, siguradong tatangkilikin pa rin. Kasi ako kilig-kilig. At in fairness, ang task ng rating ang mga tao talaga inaantabayanan yung tuwing gabi. Pero alam mo, ang ginawa ni Dennis Trillo kasi dun sa ano, sa TikTok, ano, nilipsing niya yung ano, yung Versace the Pronit. Ni ano? Tom Rodriguez mismo. Ay, bongga. Tapos nagsuot siya ng Mickey Mouse, diba? Diba talaga namang ano, komedyante sa komedyante, sa TikTok si Dennis. May comment pa kasi Jenny. Jenny Lynn Mercado, diba? Simple komedyante talaga si parang sabi niya, Dennis. May naiwan ka sa CR, diba? Sabi yung Mickey Mouse, sabi niya. Ay, kalbong. Kala nakakatuwa din talaga na parang okay-okay lang na mag-asar sila kasi actually magkaibigan sila kasi isang manager. Dati. Dati, pero dati pala. Oh. Isang manager, dati. Oh. Buti na nasabi mo. Oh. Iba na nga pala yung manager. Si Dennis kay Tito Becky Aguila na. Habang si Tom ay, di ba sinabi ni Tom no kahapon sa presko, di ba? Hmm. Yung tinanong ko na kanino mo, may nasabi ka ba na huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong iiwan. Alam mo yung sinabi niya, kay Popoy sa manager. Kasi sa pagbabalik niya, nandiyan pa rin si Popoy. Hindi siya iniwan. Ayan. So yun tayo, nagtanungan tayo sa Marisol Academy kanina, di ba? Yun, yun maganda. Pero tayo nagtanungan tayong tatlo. Tatanungin natin siya. Ayan. Kanino may dadali, huwag mo akong iiwan. Sa takdang panahon, sasagutin ko yan. Yun nga. Kami parang huwag na yung magulang, di ba? Kasi magulang dapat yung jowa. Sa tamang panahon. Ganon? Na dapat sa jowa. Dapat talaga sa jowa. Sa jowa talaga masasabi. Pero sa panahon ngayon, pero hanga pa rin ako kay Aga Charlene, talaga may forever. Hindi natin masabi, pero sana nga forever. Si Ayon, si Vice, ang tagal na rin. Sana may forever, di ba? Correct. Yun. Ayan. Siyempre, marami pa tayong pag-uusap. Yes. Sabi ni Liz, ready to watch na po Kim Pao. Topic, yes. Watching from Dubai. Dubai. Hello, Liz. Yes, siyempre, ang ating, ano ha, ating... valedictorian, si Marcelita from UK, laging nandyan. Di po tayo naka-airin. Nandyan na siya, always present. Talbo. Kay Virginia Rivera, Kim Pao, Abangers. Ayan. Liz, good evening po sa inyong apat. Ready to watch na po. Kim Pao,
Inaabangan ko ang Kim Pao subject at ang Kat din, sabi ni Mark. Oo, oh, diba? Dalawa sa kanya, ha? Diba? Ang Kat din kasi in-na-in ngayon, diba? Virginia Rivera, abang. Oh, ang Kat din, gusto mo, umpisa na natin friendship. Umintang ulo ka niyong umaga. Sa iyo yung Kat din. Eh. Nabasa ko yung post. Bakit? Oo, talagang nag-post ako sa Instagram, di ako nakapagpigil. Bakit umintang friendship? Kasi may mga ano friendship eh, yung alam mo naman, hindi naman tayo mga tanga para alam natin kung talagang nang-o-okra yung ano, okay. Diba? Pero ang dating sa akin, yung nakita kong post, parang pailalim na tira kay ano, kay Alden. Alden, okay. Parang yung ibang mga kampo, mm-hmm. Parang baka sinisilihan na siguro ang puwet something or ano man, di ba? Pakakabado na sila na baka ano eh. Ay, yung close kay ano? Hindi, basta. Sa, kasi parang mga kabuti naglabasan ng mga bashers, isamantalang nung ano naman, wala namang ganyan, di ba? Oh, oh. Isamantalang dami naman nagre-request para sa Kat din. Kaya. Oo, bakit bigla may mga tumitira? May mga ano, sawsawera na naman, di ba? Siyempre, hindi na tayo magbabanggit ng pangalan. Parang alam ko na tuloy. Ang bilis ako ito, baka yun. Yung lagi pag may issue nandiyan. At ang tapa niya, tumitira siya kila Anits. Yun ba yun? Wala, wag daw tayo mag-anon ng ano. Basta may basher ang Alden. Diyos ko, sana po yung basher ng Alden, syempre na alam naman natin kung kaninong galing, di ba? Sana irespeto na lang yung mga kanya-kanyang tagahanga naman yan eh. Kung may nabuang Kat din dahil kinikilig sila, wala na naman yung Kat Niel. Sana po, maano na lang kayo, tanggapin na lang din kung may mabuo man na Kat Kat din. Kasi kagaya nung ano, Kim Pao, wala na naman sila ni ano, Siyan. Tingnan mo, gusto mo magkabalikan ng Kat Niel, pero sinusuportahan mo rin naman ang Kat din. In fairness. At saka ang Kat din kasi, may iniwan sa history ng industriya, diba? May napatunayan yan. At lahat naman, ang dami excited na magkaroon ng part 2, diba? Oo, pero alam mo, nakakalungkot. Marami talagang ano yun, may mga issue-issue na sa part ni Alden sinasabi nila ayan na naman si Catherine, ginagamit mo naman katulad ng paggamit mo kay Maine Mendoza, may ganon. Sa part naman ni Catherine, eto naman ginagamit mo naman na si Alden porket wala na kayo ni Daniel, may ganon. Bakit may mga bitter pa rin, diba? Hindi na lang tayo maging happy sa kanila in the first place. Yes. Si Alden may career. Si Alden ano yan, hari yan ng ano, di ba? Yes. Ng GMA, isa yan sa ano talaga, big star ng GMA. At the same time, si Catherine, sikat na sikat pa rin ang Walang, actually, kung sakali mang close na talaga ngayon ng Kat din, walang gamitan doon sa talaga. And Maine Mendoza was just starting at 8 Bulaga when Alden came. Nabuo ang Aldab, nagkatulungan po sila. Kasi may pangalan si Alden, naging partner na yun ng Marian Rivera. Pero mas nabig, basta click lang talaga yung ano eh, yung Aldab, nag-swap, diba? Doon pumapasok yung katotohanan yung sinasabi ni Kim Chu na iba ang love team talaga, diba? So, makakatulong talaga sa pagsikat. Correct. Kaya yun. So, ayaw nyo ba yun? Merong successful na Kim Pao, ngayon naman Kat din, diba? So, marami nagpapasaya. Yes. Diba? Marcelita, Kat din siya, at saka Kat din Kim Pao. Pero bakit biglang, ano, parang mga kabuti nagsulputan kayo yung mga basher na yan? Samantalang tahimik naman ang mga yan eh. Nung nagpatikim lang ng pakilig yung ano, Kat din. Ayan na, di ba? Siguro na, nawindang sila doon sa pagka-trending. Nung pagpunta ni Alden doon sa post-birthday celebration ni Catherine. Grabe ang trending talaga noon. Yung ilang araw. Yung may flowers pa kasi, di ba? Post na yung friendship. Pwera pa yung palawan. Pero di ba ang naging dating nitong ano, yung itong post-birthday? Kasi, ang higpit ang... Pero knowing Alden ha, pagkaibigan mo siya kasi pag ganyan mga picture-picture, kahit bading yan or kahit ano yan, mga lalaki yan. Malambing siya talaga. Maigpit ang yakap niya eh. Clean si Alden, di ba? Diyos ko. Pero syempre, alam mo naman ang mga fans, di ba? Talagang naghahangad sila na bagay sila ni Catherine na hindi naman natin maaalis. At saka, alam din naman natin special si Alden kasi para nandun siya, di ba? Kasi sa ano yun eh, sa glam team eh, special friends ni ano, binigay ni Mami Min eh.
Diba? At ang sabi nga, baka lalong magalit yung mga fans na close na raw si Alden kay Mami Min. Yung Mami ni Alden, di ba? Umiinom si Mami Min, tinutokso nila, di ba? Tinutokso nila na mag-shot. Okay. At lalo maloka kapag ano, yung project ay mag-umpisa na. Correct. Yes. At ang sabi nga sa ano MMFF, di ba? Yung committee, welcome daw ang cut din kung gagawa man sasali sila sa Metro Manila Film Festival. Kasi nga, di ba, sinasabi na, ayun, yung, iba pa rin talaga yung sikat ang kasama sa Film Fest. Pero siyempre, sagot naman din ng yung kanilang spokesperson, kailangan maganda rin talaga yung pelikula. Pero tulong din talaga pero pag knowing sikat. Naman, sabi ni Noel Starcillo. Sabi ni Noel, pero sabi ko nga, mukhang ano ha, may possibility mangyari ito dahil nga, dapat gagawa daw ng isang teleserye si Catherine. Pero uunahin daw ang pelikula. Di umano ha, nila ni Alvin na sa ibang bansa. Crowd drawer talaga yung dalawang yun. Correct, correct, correct. So, at dapat na talaga magkaroon part 2, di ba? Kasi Canada, papunta ng Canada. So, ang magiging eksena naman nila, kung si Alden ba ay susunod sa Canada. Or matatapos ganun. Sila, pwede tapos ng ano, di ba? Ang tapaw niyo sa Canada. Parang tayong gumagawa ng script. Kami ni Francis. Pero may nag-comment na hindi rin pwedeng sumunod si Ethan sa Canada kasi blacklisted daw siya doon eh. Parang nandun sa kwento ng Hello Love Goodbye. So parang feeling ko baka babalik. Si Catherine ang babalik sa babalik Hong Kong. Na. Parang ganon. Pwede naman. O kaya mag-decide silang ano, pumunta sa ibang bansa. Wag na sa Canada, wag na sa Hong Kong. Yes. Eh di nagwo-work si ano? Si Catherine eh. Saka pamilya kasi ni ano ni Ethan ay nandoon na sa ano, Hong Kong. Yan. Anybody natin si Miss Shirley Polintan from Windy City, Chicago. Bongga si Shirley Polintan. Kamag-anak kaya yan ni Peewee Polintan? Pwede! Pwede, wa? Fever. Ang dami nanonood sa ating mga Cat Den Fever. Hello, Cat Den po. Siyempre, ang last lot to 1, 2, 3. Kim Pao here, watching from Australia. Ay, alam mo. All over the world, Kim Pao. Dahil dyan sa Cat Den na nabubuo ngayon, nagiging kontrabida ang isang Jericho Rosales. Huwag na daw ituloy kung ano mang project ang naiisip for Jericho dahil para raw silang magtsuhin. May nakakaloka. Pero actually, nung pumasok ang Cat Den, parang nawawala na yung issue na kanila ni ano ni Catherine, 'di ba? Dati sila magkasama ang nakita yung nagja-jogging. Tapos ayun, marami nagka-clamor na sana gumawa sila ng pelikula. Nung dumating na rin Cat Den, parang na-echapwera to rin Jericho, 'di ba? Kasi sa clamor talaga, mukhang makakalimutan yung Jericho na yan na project. Correct. Ayan, tumataas na naman ang ating ano, viewers. Ayun, sabi ni Elvira Ramirez, kahit na anong paninira nila kay Alden, hindi yan magtatagumpay kasi mabuti siyang tao. Tama! Correct! Alden. Men's Mons, Kim Pao from Taiwan. Hello po! Taipei, Taiwan. Ay, ano ha? Diba, ano dyan sa Taiwan, diba lumindol? Ay, oo. Oh. Sana safe-safe kayo dyan sa Taiwan. Sabi ni Ma'am Ren, malayo daw sila dun sa mga naapektuhan ng ano, ng lindol. Mabuti naman. Kasi nagsusutin sila dun ng Thy Father, Thy Son. Last na top 1, 2, 3 from Australia. Sa mga nagtatanong po lagi sa amin, nagpi-PM pa kung paano magpakulay, ay tumingin lamang po kayo dyan sa maibaba. Merong share, report, clip, save, thanks. Pindutin nyo lang po yung thanks. At makikita nyo na po dyan kung anong amount ang pwede nyong ipalipad sa amin. Yes. Diba? Kung gusto nyo lang po syempre wala naman at syempre, nanonood din si Alexander Cruz. Hello po. Aliw na aliw talaga ako kay Kuya Romel. Pag magkwento siya, tatawa lang talaga ako. Wow! Si ano, Alexander Cruz. Hello, Alexander Cruz. Diba? Ah, si Alex. Kinojin. Hi, Alex. Nag-meet na kami niyan eh. Ay, talaga? Yes, ay, because na-dream ko siya. Kutra na naghihinip. Hello, Alexander Cruz. Kamag-anak yan ni Rodion tsaka ni Raver. Totoo. Tsaka ni Cheryl Cruz. Ni Cheryl Cruz at ni Geneva. Meron pa si si Ijeb J. Yes! Si Ijeb J. Hindi daw kaya ng Itbulaga ang showtime sa ratings
Sabi ni Vice, ganda dahil matatanda na at laos. Ang TV. Ay, parang hindi ay, hindi na sasabihin ni Vice. Hindi na sasabihin ni Vice. Sasabihin ni Vice. Mm-hmm. Oh. May respeto siya sa TVG. I don't think so that yes. He will say that. Thank you so much, Pia L, for the 10 euros, diba? Thank you, Pia L. Yeah. Oh. Energetic mo talaga niya. Oh, nga, siyempre nakakita ng pounds, diba? Naramdaman mo. Hi, Pia! PL kang hell. Parang lumindo. Bigla. Pero alam mo, friendship, may watch party bukas, ha? Yes. It's showtime sa Bida Kapamilya event sa Antipolo. Ay, yes. Mula 8 a.m. hanggang 3 p.m. nandoon ang ano mga Bida Kapamilya. Like si Bini at ang buong ka, ang ilan sa cast, si Jawaw ng Can't Buy Me Love. Oh. By Bini, diba? Oh, andon. Yan. Ay, siguradong ano yan? Dadayuin sa Inaris Complex Friendship, di ba? Correct, oo. Yes, bukas po manood po kayo. Libre lang po ang mga manonood, di ba? Sure bang libre yon? Libre. Teka lang, bukas na ngayon kay ano, di ba? Bukas ang celebration din ni Vice. Oh, oh, it's showtime. Oh. Wow, sakto pa, di ba? So marami kayong aabangan tomorrow. Yung what's, anong tawag yung what's on it? Pero alam mo talaga, ano talaga friendship? Ang tapatan ng Itbulaga at saka showtime bukas ng tanghali ay inaabangan talaga. At isa ako sa nag-abang. Pero ako, dahil may remote control ako, lipat-lipat. Parang dati inabangan ko yung opening ng ano sa GTV, di ba? Tsaka Itbulaga kung sinong mas maganda. Hmm. Pero may nakita akong mas maganda. Kaya ayoko na mag-comment. Ayoko maka-hurt, di ba? Hindi di ba na-compare natin, di ba? Pero sana this time, ano, pareho silang maghanda, di ba? Ng opening number. Pero I'm sure ang Itbulaga naghahanda yun. Parang meron silang pinaghahandaan na ang basta. National, ano? Parang may guest na sikat artista, di ba? May bulong-bulungan doon si Andres Mulak daw, ipantatapat daw bukas. Ay! How true. Natutuwa ko kay Andres. Ang gwa. Sino pwede kita kay Andres Mulak para sa inyo? Si ano? Si ano? Si Ninyo Mulak. Charot! Yung pa yung anak niya. Pero iba ang dating ni Andres Mulak. Nakita ko yung sabi, gumagan para nakaka... For sure, hindi naman magiging si Mavi. Yes. Kasi dati siya sa tahanan pinakamasaya. Ay, ganon. Correct. Diba? Pero ang lakas ng dating talaga ni ano, ni Andres. Gusto mo talaga si Mavi versus Andres, ganon. Kasi parehong silang gwapo. Ay, ganon. Nagagwapuhan din ako kay Mavi. Gwapuhan si Mavi, pero ay, na kanya. Mas nagagwapuhan ako kay Andres. Kasi mas press kasing tignan si Andres. Masyado maputi si ano. Ganon? Oh, pero gwapo rin siya. Gwapo siya. Pero sobrang puti. Ganon? Kaya ako sinasabi yon kasi di ba dating noon time show si Mavi, di ba? Doon sa time slot na yon. Pero kung mag-guess siya, di ba? Why not? Ayan na. Marami pa tayong balita. Go! Go! O, di ba? So, si ano? Si Daniel ayaw mapag-iwanan ni Catherine. True naman, di ba? Kasi habang kasagsaga na viral ang ano, ang cut din sa video, di ba si Carla Estrada may pasabog din na parang, congratulations! Oo, soon. Ganon. Kaya congratulations, anak! Soon. Yung so, pala, endorsement yung... daw. Oh, sabi, tama ko, endorsement. Endorsement po yan. Isang malaking endorsement, di ba? Oh, pero kung sinasabi nila, nakakatayo rin si Daniel na ano, nawala si Catherine, parang ganon. Parang, ito naman kasing love team na ito, mga friendship. Ito yung talagang, hindi sa ano, sikat din naman yung mga love teams na bago yung magkimpo, pero ito talaga yung during their time na magka-love team, mga Katniel, Katniel, Jadine, Kim C. Itong pinakasikat talaga yung Barbie, ano, David. Itong pinakasikat talagang Katniel. Sila yung talagang lahat ng pelikula nila blockbuster. Diba? Diba yung Katniel talaga. At saka parang kahit na mawala si Daniel kay Catherine, kaya niya talagang tumayo sa sarili niyang. Pero aminin natin, kinabahan din sila nung kasikatan ng Aldab. Ay! Diyos ko! Naalala kay kasikatan, alam, napapunta tuloy tayo sa isang lugar. Ng bahay, di ba? Napunta tayo sa isang bahay kasi sila na-shockot. Kaya nagpapunta doon sa isang bahay na bonggacious dahil, natakot kami sa Aldab, sabi niya. Yung komedya. Ay, niya talaga, di ba? Natakot kami, sabi ng Lola Bay. Talagang inamin naman niya, talagang kasikatan ng Aldab, natalo yung show. Tapos ito ng bongga-bongga. Sa ratings ng ano? Showtime, ng panahon na yun. Yung nandoon ko naalala niya, nandun tayo sa Mall of Asia. Ay, hindi. Doon sa mga iglesia niyo.
sa Philippine Arena. Grabe ang tao, talagang lumusog doon. Mm-hmm. At nang dahil sa paglusog doon, nagkaroon ng panmang PR. Alam na. Anyway. Those were the days. Those were the days. Wow. Kaya mababilya naman tayo. Mababilya. Sinagot. Oh. Kung may anak siya, okay. Kay the king. Yes, oh, na mayapang FPG. Yes. O, ano sabi ni Tita Nova? Wala daw sila. Wala. At hindi nga niya inaamin na naligaw sa kanya. Mm-hmm. Ay, hindi! Inamin na pala. Ay, hindi! Iba pala yung, iba yung umamin pala na niligawan ni FPG si Liz Alindogan pala. So, chismis lang. Di umano. Di umano. Oh, chismis lang yan yung ano, nagkaroon daw siya ng anak kay FPG. Oh, pero ang tagal na chismis yan. Oo, oh, oh. Hindi matapos tapos. Pero in fairness, oh. Ang ganda ni Tita Nova nung bata nakita ko. Tita mo yan. Ko siya? Tita ko siya kasi kamag-aral ko si Chapusit. Di ba? Ayan. Pero po, ang ganda ni Tita Nova, possible. Kasi nung pa yung nagchichismis siya na talaga lang gawa. Ngayon naman, may anak daw. Pero mukhang walang anak talaga ako naririnig. Ang sabi niya, naging magjowa. Pero talaga, tahimik lang siya. Kahit kay Kuya Boy, nag-interview sa kanya, pastok. Talagang tahimik lang siya. Pero may kasabihan tayo na silent means yes, diba? Correct. Kung lagkatin sila ng relasyon. Pero nire-respeto natin si Tita Nova kung ayaw niya magsalita about her past. Oo, ito naman si Janelle Salvador. Siyempre, ilang araw din pinag-usapan yung magtanggi niyang magsampo sa It's Showtime. Correct. It's so happy na si Kim ang nag-ask doon, diba? Kaya marami rin sa mga fans ni Kim ang nagalit. Na-hurt talaga. Na-hurt na kayo na lang, parang gano'n, di ba? Hindi, sabi, pinapakanta sa Paul. Pinapakanta. Pausak ka, kayo na lang, parang... Oo, nainulit pa ni Vice sa isang segment nila, na biniro niya sa mga kasamahan niya. So, marami tuloy ang nagsasabi na parang naka-offend talaga si Janela. Ito nga ang sabi ni Janela Salvador. Mm-hmm. Yes, and just to be clear, sabi niyang gano'n, ay sana... Just to be clear, I have personally apologized for unintentionally offending someone, but not for setting a valid boundary. If you twist my words, that's on you. I will always be assertive, but never disrespectful. If you can tell the difference and find something wrong with that, then you're a people pleaser, and again, that's on you. Ayan. Mm-hmm. Meron pa siyang pahabol sa huli, diba? Mm-hmm. Yun nga, at hindi naman daw niya minimi na maging disrespectful. Don't you dare try and involve my son the way most of you are boomers too embarrassing. Nadamay niya anak niya si Jude. Oo, si Jude yung anak si Jude na nung April 5 ay na-ospital dahil nagkaroon ng asthma. So dalawang mall shows niya ang hindi niya napuntahan. At naapektuhan talaga siya. Binabash yung anak niya, pati yung dinadama. Ay, pero huwag yung dama yung bata. Huwag naman ganun. Yun ang mali, diba? Talagang magre-react na ang nanay kapag ka ang anak ay nasaling. True. Iba talaga, diba? Ang nanay pag inaapi na ang anak. Correct. Pero yun, naging apologetic naman siya. Yes. Diba? Parang unintentional. Pero yung iba parang, kaya medyo may pagkamatali ng konti yating pagkain niya rin. Yeah. Statement niya. Statement parang, hindi ako indispoken eh, pero basa sa nabasa ko. Pero siguro masyado siyang na-hurt kasi na-hurt naman din. Yung iba parang below the belt na rin naman ang tira. Siguro nagkamali rin yung tao, pero wag naman masyadong below the belt. Pero lesson learned na rin yan sa kanya. Sa susunod, mag-sample ka naman, Janela, no? Yeah. Hindi, ano kaya lang kasi... One line o two lines lang, no? Pwede naman kahit pausa. Kaya lang siyempre, ako rin na parang, kayo na lang, parang inaano mo, teka muna. Bakit ako? Di ba parang inaano niya, parang pinipilit tuloy siya na, parang actually parang na-off din si Kim kung mapapansin mo na-off. Mm-hmm. Tapos si Vice, kapag nagbiro si Vice, pero ibig sabihin nyo, pagtatanggol na rin yun kay Kim Chiu, nagbiro siya. Kumbaga, dinaan niya lang sa biro, pero na-hurt din siya dahil kaibigan niya si Kim Chiu. Oo, tsaka parang ngayon lang tayo nakakita na, di ba usually yung mga nag-guest na may concert, may ano, pag pinasample, same agad. Kahit paosan talaga. Ay, tulad na lang ni Paolo nung nag-promote sila, di ba, nung lang pinapasayaw sila. Hello, Madlang People. Yung ano yung Hello, Madlang People ba? Hello. Ano si Joshua? Anong nangyari? Ano? Nagsayaw siya, diba? Kasama si Bong. Si Bong. Diba? Hindi siya sumasayaw, pinagbibigyan niya. Kasi talaga mapapasubo ka pag nandong ka dapat ready ka, diba? Pero maganda at sabi nga ni Janela, doon sa mga na-offend ko, nag-sorry naman siya. Mm-mm. Diba? Kaya maintindihan naman natin ng mga K
Kimpan, si Balalang Kimpaw, na hurt din naman sila. Ayun. Oh. For sure naman, naintindihan ni Kim yun, napaka, very in understanding. In fairness, si Kim Chu pa, no? Oh, oh. Correct, knowing her, mabait naman talaga si Kim Chu. Yeah. So, anong blind item nyo? Bago tayo tumuloy, ilan na bang views natin para ano? Bago tayo mag-blind item. Ito na. May blind item. Oy! Abay, nagulat naman ako, 344. Ang laki pa rin ng live natin, di ba? Oh, thank you po sa inyo, di ba? O sige po, magwa-blind item. Blind item po. Naka 1,000 na tayo ng viewers. Ay, banded lang. Ay, banded. Blind item po, banded. Ay, 50 na umaakyat, ha? Thank you very much po. May maghanda ka ng balitang Kimpa, for sure, si Marcelita and Pia L. Oh, ibigay na ba ang blind item? Oh, blind item. Ibigay na? Meron ka? Okay, blind item. Meron si Friendship? Oh, okay, go. Meron akong blind item. Okay. Itong actor, nung time niya talagang sikat na sikat na sikat talaga itong actor. Okay. So, talagang pinagkakaguluhan siya. Binibigyan siya ng magagandang project at pinapartner pa sa mga ano malalaking artista ng isang malaking network. So super sikat yan noong araw. Oh, dahil hindi may papartner sa iba na sikat din kung hindi sikat. Pero nang araw yan. Nung araw. Okay. Nung araw. Pero visible pa rin naman ang actor eh. Nakikita pa rin naman siya hanggang ngayon. Eto na. Sa isang taping, merong isang veteran actress na nasa dressing room. Okay. Pumasok si ano, si sikat na aktor. Pagpasok niya, may tinanong siya kay veteran actress. Alam mo anong sinabi ng veteran actress sa kanya? Ano? Ito. Who are you? Ay, sa kalista. Sabi. Diyos ko, parang kanina. Po, si... Puso! Puso mo! Ano ba yan? Ano ba yan? Sino siya? Alam mo, the fact si na ano... Sikat naman sa that time. Na, sobrang sikat naman talaga. At talagang best actor na. Mas kilala nung ano, veteran actress. Kakaloka. Pero just diba, go. Kasi itong veteran actress naman, hindi pa niya naka-work siguro yun. Pero ano, diba? Pero magtanong-tanong ka rin naman pag yung mga nakakasama yung mga sikat at mga bida, diba? Pero yan ang offensive. Yung sabi, who are you? Who are you? Eh, ano pa na ba niya? Sophisticated. Mas offensive ba yan kaysa sa hindi magbigay ng sample? Mas offensive. May karugtong ako dyan sa veteran actress na yan. Nakita ko siya sa ano, sa cashier ng ABS-CBN. Eh ngayon, di ba, dati kailangan na ng resibo. Diba, tapos kailangan na rin yung mga, bago makuha ang check, kailangan ng mga resibo. Eto na dahil, nagwawala siya sa, ano, sa pila ng cashier. Sabi niya, bakit malakas ang music, ang background music natin? Malakas. Diba? Yun. Sabi Friendship, kami ay mga maliliit lang na manggagawa. Kayong mga kapitalista, mga ganun siya. May mga ganun siya. Nagwala ang lola mo. Oo, nagwala dahil hindi niya makuha yung check-in niya. Kasi walang hinahanap ko ng parang BIR charge. Yung resibo. Nauso noon yung resibo na kahit, di ba may chismis nung kahit magbabalot daw, dapat may resibo. Oh, yung parang OR yun, di ba? Naabutan ko yan nung nagsusulat ako sa Star Studio. Talagang mahirap maningin. Di ba ilang years ako? Nagwala ang lola mo. Pero kailangan niya ng pera yung character actress friendship ng veteran actress. Very important. Nagwawala talaga sa cashier. Talagang may kausap sa telepono. No? Bakit nga yun nila yung pera? Kumalit lang naman ng pera nandiyan. Bakit hindi pa nila ibigay? Pababa. Nag-i-English yun. Hindi, nagtatagalog siya kasi mga kapitalista kung nalilig. Kapitalista referring to dun sa ano? Station, di ba? Diyos mio, sa Kristo. Balik tayo sa sikat actor. Siyempre, insulto sa kanya. Yun ang offensive. Lalo na nung ano panahon na yun, nasikat talaga siya. Sikat pa ba siya ngayon? Ngayon nga, hindi na. Hindi na masyado. Pero let's face it. Lumalabas-labas pa rin. Lumalabas pero pa dati talaga sikat yan eh. Oo. Leading man siya eh, ng mga sikat na artista doon sa kanyang leading studio. Leading lady. Leading lady. Puso mo. Leading lady siya ng mga sikat. Ay, leading lady siya. Ay, leading lady. Puso mo. Leading man siya ng mga sikat na young correct, actor. Correct. At nalit siya kung kanin-kaninong mga girlita amor. Diba? Na parang ano daw siya. Users friendly. Diba? Grabe. So bakit si Joshua ginagaya si Daniel? Anong issue yan? Kasi si Joshua, ito po yung, ito lang nung Webes. Oh. Nakarang Webes, pumunta siya dun sa ano,
parang beauty pageant sa Pangasinan. Yung binibini. Joshua yan. Si Joshua. Uh-oh. Okay. Ngayon kakanta-kanta si Joshua parang isel Daniel Padilla. Paano? Nasa'yo na ang lahat. Ay, hindi yun ang kinantang. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Yun ang kinanta niya. Parang bakit daw ginagaya niya yung mga kanta-kanta ni Daniel at the way na yung pagkilos niya, yung isang niya, yung tono niya, parang Daniel. Yes. Kaya kinukumpal siya yung sa Pangasinan, di ba? Yun. Bakit pag mag-best friend yung dalawang yan, ha? Best friend. Pero di ba, kailangan gumawa ka ng sarili mong identity. Eh, ba't si ano, si Daniel din naman, inaano, kinukumpara sa kanya mga kay Tito Robin. Uy, alam mo, lahat diba? Na lang kinukumpare nila kay Daniel. Kahit si ano, naging... Seth Fedelin. Seth Fedelin, di ba? Naiinis nga siya kasi sinasabi nila intentionally ginagaya daw ni Seth si ano. Anong gusto niyong gawin? Medyo magkaboses pa nung sila, di ba? Kaya naiinis din si Seth kasi sinasabi nila na ginagaya nga raw ni Seth si Daniel. Correct. But I don't think so kasi parang ang hirap namang gayahin ng isang tao kung hindi ikaw yun. Tama. Diba? Parang ganun. Tsaka hindi kailangan ni Joshua gayahin, diba? Oh, pero si Joshua pagkaan naman, ay baka hindi siya sasayo doon kasi acting na sa acting naman. Yam yata yung parang ganun sa Pangasinan. Hindi siya, kasi pagka nag-show si Joshua, kinukuha, yung sikat niyang TikTok ang ginagawa niyang pag-show-show eh. Oh, balita-balita nga ganun. Yung pagpunta niya sa event na yun, mas marami daw siyang chika kesa sa kanta. Oh, yung pa. Oh, at least tumikas siya. Alam mo, pag Joshua Garcia, ang ano, diba, basta Joshua nandyan lang, okay na yun eh. Diba? Kahit tumayo lang siya sa stage, okay na. Yan pa kayang tumika. Yung iba nga, hihiritan mo na isang kanta, no! Sabi nga, diba? Sabi ng beta natin singer, no! Sabi nga, talaga, pwede pong kantayin nyo yung inyong ano, yung hit song nyo. No, sabi niya. Diyos ko. So, nanghiram sa mukha yung ano, yung nagkakalita. Ay, oo naman. Oo, yung nag-request. Oo. Nanghiram. Ng aso. Nanghiram ng mukha sa aso. Diba? Pero yun nga, syempre magkaibigan sila. Pero hindi niya gagayahin, di ba? Nagkataon lang siguro na kala na. Pero ito parang nagtataka ko after Unbreak My Heart, hindi masyadong napapag-usapan si Joshua. Nga. Kasi nga parang kasi panahon ng Kim Pao. Panahon ng Kat Den. O parang in fairness, parang nanahimik ang Joshua, no? Pero alam mo, kung meron akong best actor ng 2023, Joshua. Saan yan? Sa TV. Sa TV. Oo. Kung meron. Unbreak My Heart. Oo. Galing-galing niya. In fairness, walang duda. Sabi ko magaling si JC De Vera. Diba doon sa nag-aapoy na damdamin, tama ba yung title? Pero mas magaling talaga. Ibang Joshua, di ba? Magaling naman talaga. Teka lang. At lalaban din. Nagkaabutan ba ang Linlang? Ang alin? Ay, si ano? Hindi ngayon ang Linlang eh. 2024 na. Ah, hindi siya magkakalaban. Hindi. Pero may laban ng Paolo Avellino dyan. Ang Paolo Avellino, ang galing. Oo. At naalala ko ang Paolo Avellino, ha? Sino? Ang husay si Kayla dyan. Si Kayla Estrada. Pero nalagyan pa lang pinag-usapan, di ba? Pero naalala nyo dati, lumaban din si Paolo Avellino kay Jericho Rosal sa aktingan eh. Ano ba yung movie na Bridge Chorbanes? Hindi dahi. Ang nakalaban ni Paolo Avellino si Alden Richards. Hindi. Ang best actor si Alden. Hindi. Ang ibig kong sabihin, friendship, lumaban siya sa aktingan yung kasama ni Jericho. Hindi siya nagpasapaw. Yes, Bridges of Love ba yun? Hindi siya nagpasapaw yun. Hindi ako sure kung Bridges of Love. Hindi ako sure. Yung may love of bridge. Pero yes. Marami pa tayong chika, ha? Bridge over troubled water? Magaling si Paolo Avellino in fairness. Lalo na kumaling. Matingin ko si Cherry Rose TV watching from Saudi Love, Kim Pao. Yes. Hello. Mga Kim Pao, mga Kat Den, hello po sa inyong lahat. At siya, si Lovely Gomez at saka si Janelle Darantinao Arisa. Yan. Dahil ilang minuto na lang tayo, bilisan natin. Bilisan? Si Nadine Lustre. Ito si Nadine Lustre. Ano si Nadine? Ano sabi niya? Death ng isang businessman. Bakit? Kasi nung pumunta kami sa Gigantes Island, na-interview namin ng isang businessman. Okay. Si Sir Red Paul Bolivar. Okay. Inaanaan pala niya itong si Nadine. Si Nadine Lustre. Uh-huh. At kung meron daw isang artista na gusto niya lumibot at i-promote ang buong island ng Gigantes, si Nadine Lustre daw yun. A businessman! Mm-hmm. Kunin niya endorser ng kanyang
resort, di ba? Pwede naman, oo. Kaya nga gustong-gusto niya si Nadine. Talaga si Nadine lang gusto niya? Ito ba yung sa kalam si Nadine? Ha? Sa kalam si Nadine? Sa kalam talaga si Nadine. And for some, maganda sexy. At saka paano naman kasing island girl talaga si ano? Oo. Si Nadine. Di ba walang pakialam yan nung nandun sa ano, sa Siargao, di ba? Bumili ng ano. So, siya ng lechon. Pero naka-ansla. Kaya sabi ni Tito Luis din. Sa kulay pa lang, no? Di ba? Ganda. Sa kulay pa lang. Kaya ayun, ayun nga. Si Nadine ang gusto niya. Anong pangalan ng businessman? Si Sir Rep Paul Bolivar. Ay, baka bet niya rin kami tatlo. Oh, baka gusto niya kami lumibot sa Iloilo. Sa Gigantes Island. Yes. Napakaganda po talaga. Bisitahin lang ang Facebook ng Gigantes Island. Punta kami doon na. Oh, ng summer. Oo. Hanggat super init, pero dito sa ating studio, napakalamig. Correct. At syempre, thank you rin sa Solina Resort. Ayan. Ayan. Ang sarap ng food natin, Rodel, kanina. Yes. Correct. Correct. Yes. At syempre, si Janelle, nagpaliwala, tapos na tayo doon, di ba? Barda, wala daw romansa sa Canada, parang nag-isnaban sila. Ay, hindi naman, parang deadmahan lang pala. Parang kasi, hindi ganun ka-sweet. Oo, kasi syempre, dahil nandun siguro si ano, sino ba yung mag-partner na kasama nila friendship? Si Ruro at saka si ano? Si Bianca. Si Bianca, si Raver at saka si ano? Ayun. Julian. Habang close na close si ano, talagang naghahawak kamay si Julian saka si Raver. Iwas na iwas naman daw si ano sa pag-alalay si David kay ano? Kay Barbie. So, parang ayaw magpahawak. Pero normal lang kasi baka may masilip si ano eh. Alam si Jack Roberto eh, di ba? Kumbaga, doon lang sa seri nila, pwede mag-holding-holding us, magyakapan. Kasi tabawin nyo yun. Saka magka-perform siguro in front of their fans. Pero respeto yun, ano? Respeto ni David kay ano, kay Jack Roberto siguro. Ano? Yan ang maganda, may respeto. Teka lang, teka off-cam, hindi na kami dapat maging sweet-sweetan, di ba? Maka on-cam, dahil may serye, may pinopromote, ganun, okay lang. Yes. Talbog. Yung tas, sabi ni J-Pops, punta din kayo dito sa amin sa Camiguin Island. Actually, pinangarap ko pumunta dyan, J-Pops. Ay, oo, gusto ko yan, Camiguin Island. Sige, alam mo, dati nagdadala ko ng artista sa Ginguog ba yun? Sabi nila malapit na rin sa Camiguin yun. Saan party ng ano ang Camiguin? Misamis. Ah, Misamis. Pwede, Sabad at Linggo lang kami, pre. Lunes hanggang Biyernes, sa Kristo. Wala kami pahinga. Hindi ba? Pwede Sabad at Linggo. Gusto mo na ba magpahinga, friendship? Muna, maraming pa tayong ganap. Sa Kristo. Diyos ko, di lalo na pa nag-TV tayo kung matutuloy, di ba? Lalo na. At syempre, huwag ganyan po kalimutang mag-subscribe sa amin dahil pag na-reach na namin yung 100,000, ay magsasolo nang non-channel ang Marisol Academy. Yes, tonight. Ay, ito. Para hindi na po kayo mahirapan na maghanap. Ano, maghanap, di ba? Correct. Kaya yung mga ano natin diyan, mga kaibigan, i-share niyo po ito at ano para i-share nila itong ano. At malay niyo naman yung hiling niyo madagdagan kami ng kaunting oras daw kasi nabibitin daw sila. Sa isang oras? Oo, sa isang oras. Kaya dapat mag-subscribe. Dapat may na dagdag po kayo. So, dapat magpalipad sila para ano? Madagdagan ng oras. Magpakulay sila, friendship. Mahalang grab sa gabi. Ayun. Ano ito, Paulo? Ano ba ito? Type si Kim. Oy. Makasama sa elevator pag nakulong. Ay, kasi galing ako sa press kung kanina elevator. Pelikula nila ng isang actress ng Viva. Eto na. Tinanong sila kung sino ang bet nila na ano na makukulong sa elevator. Oo, na kasama. Tapos, eto na, yung mga press na iba, at sa mga vlogger, sumisigaw na sila ng Kim. Ay! Alam na rin ng mga press na tapos, si Mami Amores. Tapos sabi ni ano, sabi ni Paolo, si Kim, ay sino ba gusto nyo? Sabi niya, si Kim, nagsigawan ng si Kim. Ay, si Kim, sabi niya, masaya naman siyang kasama, sabi niya. Kumbaga, hindi siya mga bo-board pag ano, di ba? Kasamang makulong sa elevator. Ayan. Okay. Pati mga press talagang tanggap ang Kim Pao, diba? Parang tayo lang. Pero di ba nakakaloka na may lady siya nakatabi doon tapos si Kim ang pinag-usap. Ayun, hindi binawal. Hindi naman kasi sabi doon.
Ay, sabi nung leading lady na yun, talagang fan din siya ng Kim Pao. At saka ano, nagpakatotoo lang naman si Paolo. At saka mararamdaman mo naman talaga sa mga press nandun, sa mga vlogger na ano, bet talaga ang Kim Pao. Even Papa OJ Diaz, ha? Fan siya ng Kim Pao. Pag ako ng Kim Pao, kaya nagagalit sa kanya mga Janine Gutierrez tuloy. Maraming kinikilig sa Kim Pao talaga. In fairness, ang dami ng Kim Pao cut din. Talaga. Parang sila kayong mas pinag-uusapan ng love team ngayon. Kim Pao cut din, di ba? Talbo. Lalo pag ginawa na yung hello love, goodbye. Pero sana wala na yung goodbye. Ito pang kasunod, friendship. Parang, nakalimutan ko doon yung tanong, parang sino pa ang gusto mong ano, makatrabaho o makasama? Si para Paolo, si Paolo yan. Okay. Tapos, nagsigaw na naman ng Kim. Kim na naman. Kim pa rin. Talaga yung lakas na ng Kim Pao. Kasi ito na sinabi niya, Catherine Bernardo raw. Kasi parang maiba naman doon yung makita niyang ano na ibang Catherine na parang mas matured siguro, parang ganun. So, target din niya si Catherine Bernardo. How true ah, kasi may mga nababasa akong comment na supposedly daw. Hindi ko alam kung totoo. Kasi nung interview ng Lin Lang, sinabi ni Paolo na may tinanggihan siyang project at hindi lang ang tinanggap niya. Tapos yung mga nabasa akong comment, hindi ko man sinasabi kung totoo, na yung dirty linen daw na role ni Sanjo ay supposedly kay Paolo daw yun. Yun sinasabi. Diba? Nabasa mo rin, diba? Pero tinanggihan niya nung malaman na dito sa Linlang ay mga katrabaho niya si Kim. Kasi pinili niya ang Linlang over dirty linen. Kasi si Paolo, knowing si Paolo, talagang minsan ayaw niyang mata-typecast lang sa kasi hindi talaga siya for love team talaga. Iba't ibang katrabaho niya. Correct. Interloxin, lahat-lahat, diba? Pero ito, may Linlang na Kim Chu, tapos sinundan pa ng what's wrong. So, there must be something, diba? Parang ito yung ibang ibang platform naman para kay ano para kakaibang Paolo Abilino ngayon. Pero anong aura ni ano ni Paolo? Ha? Anong aura ni? Kasi may ano may comment na ayaw kong basahin no. May kabastusan. Ano? Ay, ganun. Go. Hindi ko anong nakita. Aura ni kanina? Ha? Anong aura ni Paolo? Ano? Gwapo-gwapo niya. Tinutukso ng press ano. Alam mo din napakaseryoso naman ni Paolo pero natatawa siya din, 'di ba? Parang ganun. Oh, pati mga press kilig-kiligan sa Kim Pao. Parang ang laki na nagagawa sa kanya ni Kim, no? Masayahin na ngayon ang ano, itsura niya. Dati seryoso si Paolo eh. Ang ganyan naman seryoso sabi ni Kim Chu. Pero parang iba pa rin kahit pa talaga. Paano, di ba? Yes. Eh, si Kim Chu ay masaya. Ay, grabe. Oh, di ba? 32 tayo yun. Ay, grabe. Parang breaking the record yata yung 130, di ba? Kasi apat tayo, kaya 400 plus ang nanonood. Apat. Nagwa 100 na tao tayo na chinat, di ba? Chat. Yeah. Thank you po sa lahat po ng syempre, ang Kim Pao, ang Katye at ang lahat po ng tagahangan ng ibang mga artista. Kayo po sa inyong lahat. Correct. Karen Ruiz de la Cruz, yan. Naku, eto nga oh. Eto nga meron siyang sinasabi din yung nabasa niya dun sa ano. No. True na. Ano, magkumari daw ang cat din. Kaya huwag tayong ano, di ba? Ay, oo. Yung mga ganon. Sinagot na namin kanina yan, di ba? Na may mga talagang bashing na hindi natin maiiwasan. Yes. Diba? Alam mo, hindi bagay. Wala namang credibility yung unang nagsabi yan, nagtanong niyan eh. Correct. Huwag na hindi ka patol-patol at wala na patunayan sa industriya. Tama. Yes. Yun. Na. Di ba? Correct. At saka, bakit kayo maganyan-ganyan samantalang kumita na ang ano, Hinuna Buday. Oo. May record. May record, di ba? Resibo. Oo. Diyos ko, hindi pinagtatalunan yan. At tigil ng kabalbalan na yan. Oo. Kaya alam na, wala na pong bashing-bashing dapat. Kaya Aldi, kung makikilala niyo lang po si Aldi, napakabait, no? In fairness sa kanya, hindi niya nilalagay sa utak niya ang kasikatan. Totoo. Diba? Kaya nakita mo, kaya ganun ka ano yung mga sinakakay, sinakatrin, sinalabli. Kasi nga, hindi siya ano, pa big star pag kasama mo siya. Hindi mo in fairness. Parang ganun. At saka napakalambing. Napakalambing na tao. Tumalab na lab ni ano, ni Nani Christie din, di ba? Oo. Si Aldo. Well, yung elevator ni Paolo showing sa April 24 sa mga sinihan. Ayan, panoorin po natin yan. Oo. Sa Singapore pala kinunan yan friendship. Konti lang sa Pilipinas. Anong story nun?
panoorin nila. Elevator, abangan nyo po. Kasi kung kukwento, baka hindi manood. Uy, ikot ba ang kwento sa elevator? Oh, sure. Doon sila nagkakilala siguro sa elevator. Sa elevator, oo. Kasi sabi niya, hindi kami office mate. Sabi niya sa elevator. Ay, maganda so, yan. Love, ano, nagkaroon ng relasyon sa elevator. Love, Diyos ko. Hindi sa opisina, ha? Elevator. Sa elevator. Hindi sa baka doon din sa elevator. Pero parang ang dating niya horror, hindi ba? Parang ako na inisip ko. Parang hindi. Sa trailer parang hindi. Kasi love story. Kasi elevator, di ba? Parang horror. Nalala ko tuloy yung elevator yung batang sumusunod sa kanyang nanay ba yung yaya. Hindi niya pinapansin. Ayun, nahulog. Hoy, kasama pala dito, kasosyo palang Senico at saka Rain Entertainment. Ang Senico, kinaano yan? Kina Mayor, ano? Senico Production. Oh, tapos ang Rain, kina ano? Kinakayitano? Ay, bongga. So, good luck, mga Kimpout. Si Kim malapit na yata mag-birthday, di ba? Ay, oo. April 19, ang birthday ni Kim. Correct. 34 years old na siya. At ang tanong ngayon, at ang tanong, maging bongga rin ba ito? Katulad ng birthday celebration ni Catherine. Correct. Oo, yan ang tanong. Kasi di ba siyempre, ikukumpara. Birthday talaga. Pero, kasi nag-birthday, di ba si ano, Kim Pao, tapos cut din, di ba? Si kasi, di ba, bongga-bongga yung celebration ni ano, ni Catherine, dun sa El Nido pala, na dinagsan ng mga kaibigan niya, mga artista na halos si Kat. Bibigyan din kaya ng roses ni ano, ni Paolo. Paolo si Catherine, ay si Catherine tuloy, si ano, Kim Jong. Pero diba, tinanong nga siya na kanyang kaibigan si Angelica Panganiban. Balita ko, bonggang birthday mo ah. Sagot naman nito ni Kim. Malalaman, sabi. Malalaman paano pagkakasabi? Malalaman. Kasi hindi pa niya alam. At ang sinasabi nga ng iba, sana daw, kung paano sinurprise at napumunta si Alden doon kay Catherine El Nido pa with matching na kanta-kanta pa. Ganon din kaya ang gagawin daw ni Paolo. Na for sure, magiging special yung araw na yun. At saka for sure, Kim magiging bongga yung birthday celebration. Kim Chino, Kim is Kim. True, lalo. Pero alam mo, friendship, naalala ko pala, ano yung tinanong pala si Paolo, parang anong level ng elevator kung nasa ano, kung anong anong floor. Yes. Nabasa mo yan, ano mo yan? Go. Diba? Parang ano, dapat ano, kasi yung lady niya sinabi, parang ano, masaya siya, happy siya, parang nasa gitna, parang ganyan. Itong si Paolo sabi niya nasa basement 5, nasa baba. Ba't kaya ganun ang sagot niya? Ay, baba pa. So, ayaw lang niya maurirat. Baka ayaw lang niya maurira, tayaw lang niyang ano. Kasi mas maganda. Pag sinabi niya nasa penthouse, baka ano, di ba? Kasi, di ba? Nasa ibaba pala. Bakit mo nasabi yung nasa itas ka na agad yung kaligayahan mo? Oo. Hindi, baka yung respeto niya rin. Pero kasi nasa sa person. Movie na iba yung pero nasa personality niya talaga ni ano ni Paolo. Even nga yung kay Janine. Privado, oo. Even nga yung kay Janine, naghiwalay pala. O hindi, wala naman sila inaamin, di ba? Although wala pa rin. Yung private talaga yung kanyang love life. Parang feeling ko ganun. Basement 5, ang baba. Ang baba, parang hindi pa siya masaya-masaya. Ganon. Diba? Baka may sarili siyang interpretasyon sa basement 5. Yeah. Yun ang parang horror din ang dating dread. Basement 5, di ba? Ano ba? 466 views. Ilan? Thank you very much. Ilan, friendship? 466. Ay, thank you very much po sa inyo lahat. Abutin nyo naman kami ng 500. Pag-gawin nyo namang 100 ng subscribers. Ay, 475 ka. Sana mag-end. Mag-end ako sa inyo. Mag-end tayo ng 500. Masaya na tayo. Yeah. Grabe sa live, ha? Abutin po ng 500 ang 475. Correct. Ayan. Ay, ang dami. Ang dami nagko-comment. Ang dami nanonood. Pero batiin nyo yung mga pangalan. Ayan. Uy, 500 total. Total FB na. Hindi, total ng FB and YouTube nasa 500 ng live. Oh, ito po, 482 na. Oh, 482 na. Ang bilis na. YouTube lang to, 482. Oh, share nyo po ito, ha? Pakishare po, tapos ano, mag-subscribe po, di ba? Sa ano, Avanti YouTube channel. Ganun din sa aming YouTube channel, Roldan Castro. Yes. Yeah, hi, Yet, Omacy, Pumpkin Machine, si Ang Kim Pao, yan. Of course, si Marcelita, si Laszlo Ohana. Si G-Pops, hello! Jaime De Leon. Imelda Suarez, Nenita Enriquez. Anna Lee, Concept, Honey. Kim Pao Fanatic, Yet, I'm Netsky. Erlinda. Rapadas, Charles.
Ayun. Thank you very much po mga Kimpaw Cut din sa lahat po ng nanonood. Shunichi Nakamura. Okay. Nakamura. Ito na, pasalamatan natin si Ma'am Rhea Tan. Yes, thank you, Ma'am Derm. Diba? Maraming salamat. Meron po yan sa Shopee, sa Lazada, at syempre sa kanilang FB page, yes, na Beauty Derm sa Blank Pro. Tumingin po kayo doon kung gusto nyo makita yung mga batok. Yung batok mo, presyo, natatakpan mo yung mga Beauty Derm products. Ayan. Special discount, special. Yes. Oo. Para effective po talaga yan. Oh, napaka-effective po ng mga Beauty Derm products na yan, di ba? Correct. Oh, at tumalapit naman po kayo sa Aniles or Karatig lugar doon, bumisita lang po kayo sa Beauty Derm Headquarters. Sa Aniles. Nandun sa first floor, mayroon silang restaurant, mayroong massage, mayroong mga skin care, parang parang ganun. At kung mga imported products, di ba? Mga bag na mga luxury bag na mga di ba? Tama ba yung term ko, luxury? Yes. Nawawala na ako sa pagkakot. Imported bag. So, yun. Yes. Again, thank you so much, Pia El, ha, sa pakulay mo, Marcelita. Thank you so much sa mga laging present sa atin. Diba? At sa lahat na 482. Yan. So, thank you kay Miss Mylene, yes, kay Miss Marian, kay Miss Jonan, yun. Yung mga secretary ni Ma'am. Sa mga staff ng Beauty Derm and Blank Pro. Yes, thank you very much, Beauty Derm, Ma'am Ray Tan. Hello po. Wala ba tayong ano? Yung mabilisan, Sam. Yung Sam, yung orot kay Katrina, parang nasa Japan, may post yata si Gerald na nandun, si Sam, nandun si John Pratt, yes, sa bakasyon. Hinahanap nila si ano. Siya lang ang walang partner. Kasi si Julia Barreto kasama rin sa Japan. Parang ang sabi ng mga netizen, happy sa love life si Gerald, happy sa love life din si John. Anyari, Sam. Wala si Katrion. Walang si Katrion. Kaya yung iba parang okay na ba talaga sila? Parang nasabi mo, okay na ulit. Diba? Tuloy ang kasal. Pero bakit wala doon sa pictures? Baka naman kasi may importanteng lakad si Katrion. Pwede naman. Sabi, huwag kayong judgmental, sabi. Pero alam mo, diba, ang chismis talaga, nagkabalikan na matutuloy daw ang kasal. Yes, diba? At mismo ang nanggaling yun sa kanilang manager, di ba? Correct. Si Erickson Raymundo. Baka nga merong previous appointment si Katrion na kayo hindi nakasama. Di ba? May reason, di ba? Yes. Huwag agad mag-isip ng ano. Pero, siyempre, friendship, trending din pala yung ano, yung netizen inungkat yung iringan ni na Karil at saka Marian. Sa ex talagang ano, di ba? Oo. Nakakaloka. Parang na Mildred lang yan, mahilig mag-ungkat. Diyos mga ko? Past. At saka ang tagal-tagal. Ayan, no? Focus talking, ha? Sam, yung video ni Marian na umiiyak. Kasi, Marian na open sa ngiti ni Karil. May mga ganon. Pero tingnan mo, talagang mukhang galit eh, Di ba? Nakakaloka. Talaga, pero alam mo, pero may kanya-kanyang boy na yun. Pero alam mo, kahit naman yung kay Daniel Padilla, di ba yung interview niya na parang anong reaction mo na box office king at queen sina sina Alden saka Catherine. Diba? Bakit ilang beses din ako naging box office king? Talaga, parang ganun siya, di ba? Ang sagot, di ba? Happy for them. The usual na sagot, dapat ganun, di ba? Bakit ako din, no? Sabi niya. Tapos kung anong mga lumalabas, naungkat din ngayon yung yung pagbabawal di umano ni ni Daniel, kaya di ba tuloy-tuloy yung part 2. Di ba? Pero yun, noong una pa lang nabalitan na friendship. At naniniwala akong totoo yun. Kahit mag-deny ang kampo ni Daniel, naniniwala akong hindi matuloy-tuloy ang parto nung araw dahil may nagbabawal kay Katrin. May kumukontra. Pero this time, open-open na yung friendship nila, di ba? At tuloy na ang hello, love, goodbye, part 2 para sa mga Kat Den fans, di ba? Tinatanong ni Yet kung ano daw po ang next project ng Kimpaw. So far, wala pa po. Kasi concentrate muna sila dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Ako parang feeling ko magkaka-movie sila. After niya, samantalay na yun kasi katin ngayon ng Kimpaw, dapat tuloy-tuloy na. May kasabihin nga, the iron is charbonnet, strike while the iron is... Tuloy-tuloy pa rin tayo, no? Diba? Tapos na ba tayo 9? Kasi siyempre, nag-technical problem tayo. Ng 15 minutes diba? Nabutin sila. Siyempre. Strike while the iron is hot, sabi nga. Diba? Samantalay yung Kimpaw. Bian Serafines Marichu, Sita Yang Monte, hello June Lin, Yet Carol Buddy, hello Benz Alban, hello Chet
Midir, ayan. Batiin nyo lahat. Hello din kay Laszlo Tot, 1, 2, 3, kay E, hello. Ayan. Si Merce Mons, hello. Ayan, ang last topic natin bago tayo magpaalam, syempre, yung ano pag-celebrate ng first anniversary ni na, ano, James Reid sa kanina Isa Pressman. Yeah, okay. Tapos, ano, sa IG kanina, parang makikita mo yung ano, sexing-sexing ano, ni nalaw. Isa. Hap lang siya, pero makita yung ka-sexing. Sabi nila, tinatapatan daw yung ano, at caring tapatan yung kagandahan ng katawan ni Nadine. Na ex ni James Reid. Oo, si Nadine. Yan. May comparison friendship, di ba? Oo, comparison-comparison talaga, di ba? Talagang ngayon, nananahimik ang Nadine. Idamay niyo ako. Sabi ni Nadine, di ba? Ba't nakikipagkumpara sa akin? Teka, nag-number one na ba kayo sa FXM? Sabi ni Nadine. Sinabi niyo. Baka maniwala si Nadine. Joke lang. Alam mo naman ang mga netizen. Wala naman sinabi again, sir. Oo. Pero siyempre, hindi po natin maiwasan na i-compare talaga sila kasi dahil sa isang lalaki yes. Minahal dati ni Nadine at present namang minamahal ni Lisa. Ayoko ng ganyang comparison. Pareho naging jowa kasi. Parang wrap up, no? Ayoko niya ng comparison. Ayoko ng ganyan. Comparison. Ayoko. Huwag mo kong iwan. No? Sabi niya, ay, no? Ang ganda ng pelikula lang yan, ha? At ang ganda ng tips na huwag mo kong iwan. Kaya Ogie Alcasi. Si Ogie Alcasi. Ay, siya. Alam mo, ang huse-huse yung composer ni Ogie. Alam mo, lagi tinatanong ang title ng pelikula pag may mga press con talaga. Katulad nung lumuhod ka sa lupa. So, lumuhod. Ang, gusto itanong, tinanong ng ating kasama Glenn si Bongga para hindi halata, lahat na lang na kung may ugali ang isang tao na gusto mong lumuhod siya sa lupa, ano yon? At sino yon? At sino yon? Siyempre, naabangan ng lahat yung sagot ni Sara Labate, di ba? Di ba? Kaya alam, parang ano eh, ang gusto niyang ugali ng tao daw yung ano, ang lumuhod sa lupa, yung corruption. Day. Pero magpasalamat tayo kay Generous TV. Oh, bakit? Bakit? Siyempre may baon siya sa ating pag-alis natin. Ayun na. 10 Saudi Riyals. Thank you, Generous TV. Umahabol, di ba? Uy, manood po kayo ulit sa Monday, ha? Talagang magbabaon kami ng maraming chika. 3 p.m. yun. Tuesday pa tayo ng 9 p.m. 3 p.m. no aming Monday. Tuesday, 9 p.m. Oo. Doon sa mga ano, Kim Papa story kanina, pwede nila balikan yung 3 p.m. natin. Oh, ba? Marami. Meron kaming kwento kanina doon, di ba? Yeah. Yung mga Kat Den, mayroon din. Kat Den, Kim Pa. Balikan nyo po yung Marisol Academy, di ba? Yes. Hapon. Kung hindi nyo mahanap, pumunta lang kayo sa Avanti YouTube channel, tapos hanapin nyo yung live. Doon sa live, makikita mo talaga yung mga ano. Past episodes natin. Sunod na po doon. Oh, doon sa live ang pindutin nyo, hindi doon sa post, kundi sa live. Hanapin nyo yung live, yun ang pindutin. Yes. Ayan. At pare, kung ano, makaluwag-luwag kayo, magpalipad kayo. Ay, mahabol pa. Oh. Ayan. Batiin, sabi. Yes. Batiin natin si Carr, di ba? Si Emerson, tsaka si Mike. Hello po. Ayan. Ang mga puyaters. Yep. Sabi na, sir, wag na kayo mag- ano. Okay. Sabi niya, mayroon na mag-overtime. May wrap up na eh. May swimming pa kami bukas. 8 o'clock ang call time, sabi nila. Anong oras ang call time? 8 o'clock. Kaya paalam na tayo. Paalam na po kayo. Gusto namin matulog, sabi ni Mike. Sabi naman ni Dominador Hinlialagan, aldab po kami dati, ngayon captain na. Ay! Parang Kemeral na naging King Pao. Ang mga aldab. Naging cut din na. Kagaya itong mga aldab. They have something in common. Itong aldab, syempre, alam nila na malabo na talaga yung aldab, di ba? So, at least ito, maano yung utak. Hindi ko sinasabing ibang aldab, baka mamaya sabihin eh. Diba? Bakit kasi may cut din, ba? May tatlong anak pa sila kaya sa portahan ni aldab. Sabi! Oo! Lumalabas na naman yung issue na yun na nagsalita naman na talagang walang anak, di ba? Alam mo, ginagawa tuloy silang katatawanan. Diba? Yeah. Nagsalita na nga. Wala pa silang anak. Pero bago tayo magpalam, yung siyang gasa na yan, huwag yung pinagpapaniwala yung mga pinagsasabi niya. Wala naman siyang kredibilidad, ha? Oh. Yan. Wala siya sa industriya. Ano bang naiambag niya sa industriya para kung ano ang pinagsasabi niya? Correct. Yan. Sabi ni Marcelita, Tito Roldan, wag ka pong high blood. Ay, high blood ba ako? Kasi, ang bite-bite ni Alden, at napatunayan ng Kat Den,
para ganyan-ganyanin lang nila. Correct. Tama. Correct. Huwag tayong mag-judge. Oh. And with that, maraming salamat po. Good night. Good morning. Mahal po namin si Alden Angkat din at Kimpao. At yes. Iba po mga artista. Marisol Soriano. Ganon. Oh, ganon. Sharon Cuneta. Sharon Cuneta. At KS Salaga. And thank you very much po sa panonood dito po sa Marisol Academy tonight. Ito po, again, si Romel Placete, ang inyong kabog at unstoppable classmate. Ayan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong class president, Rodel Fernando. So, sabi ko. Happy weekend po. Ako po ang inyong chika amazing classmate, Mildred Amistad Bakud. At syempre, ang inyong reliable classmate, Roldan Castro, nagsasabing, Babushka! Bye, Mami! Kita, Mami Amores. And hello! Yeah. Si Mami Amores, hello! Oh, yes. Pero para sa 9th class, ilabas na ang notebook, mag-review na dahil may recitation mamaya para sa mga umaatikabong chika. Dito lang sa Marisol Academy tonight!